Hello guys, good morning po. Kung bago ka pa lang, like, subscribe, like, subscribe, and comment and share. So dito tayo sa ating part 81 sa ating Friendly Youth Advice 2022 to 2019. Yung topic naman natin, yung story natin ngayon ay iba. Okay, dito tayo sa kalsada. Ayan. Dito tayo sa tahimik na lugar. Medyo may silence kasi doon sa kalsada, maingay eh. Noisy. So ito, so stories of our time or society. So topic natin ngayon ay stories of society, environment, or mga generation ngayon. So okay, so ating commentary dito. So makikita mo talaga ngayon ang most common na pag-usapan natin, yung common na nangyayari. Number one, nag-aaral ka, di ba? Common. Punta ka sa school. Siyempre, yung pinaka mas common talaga ngayon, yung mga families na mahihirap, common yun. Yung mga situation ngayon nangyayari, ganito mga common. Maraming motor, ganito. Ang nakita ko talaga ngayon sa situation natin, common yung walang naiipon, walang pera. Bali sa mga istorya ngayon ha, nakita mo ngayon na medyo ganun lang. Mas common talaga ngayon yung naglunood ng mga TV, naglalaro. Bihira, yung mga mayayaman kasi, bihira lang kasi sila. Bihira lang din yung mga ginagawa nila. Mahirap pa yung mga rare. Hindi siya talaga basta-basta makita. Gusto natin magbago yung buhay natin. Dapat mga kakaiba din ng mga gagawin din natin ng mga bagay. Hindi yung parang common lang. Okay, hindi naman tinang dinajudge yung mga common. Yung common lives natin, mga kadalasan nangyayari, mga nabuntis, walang ipon. Siyempre, di ba? Kung nakinig ka lang ngayon, stress ka na, di ba? Then, yung common talaga, yung mahilig tayo sa artista, mga TV series, hindi nakapag-ipon. Common lang natin, magtrabaho lang, hindi na mag-negosyo, mag-reklamo na lang, then, di ba parang hindi ka masaya yung buhay mo din pagkatapos medyo hindi natin itong mahabaan ng 3 lang siguro to, series 3. Mga common mo nakikita ngayon, yung mga crush-crush lang, jowa, din may mangyayari agad, then trabaho na lang agad, ganun eh. Yung kadalasan, kung mas marami at common talaga yung mga maraming bisyo, nag-aalak. Ang iba ngayon, common na daw ang drugs ngayon eh, yung mga shabu daw, nag-droga. Kasi nagdudrugas naman sila kasi pang ano nila sa pamilya nila. Yun naman talaga ang first reason nila bakit daw pinapatay ang mga adik ni Duterte, kasi may pamilya yun. Siyempre, yun naman talaga ang unang dahilan eh. Kasi may pamilya na, may anak na. Diba? Then pagkatapos, marami din walang negosyo. Marami naman sigurong hindi talaga mayaman. Tama-tama lang. Kasi kung mayaman din ang tao, gastos ng gastos daw. Siyempre, ganun kahirap na ang, bali, ano to, common, mga stories ngayon, mga situation. Okay, medyo common stories of societies. Ganun na makikita mo ngayon, medyo marami nang hindi maawa, puro na magagalitin. Wala nang, marami nang hindi magalang sa magulang, mga nagmumura na, bastos na mga sinasabi. Then, tawa lang, joke-joke lang, nakasakit na. Ganun na kasi eh. Mabait lang yung mga kakilala mo kapag may pera ka. Pero kapag wala ka ng pera, ilulook down nila. Yun na sila masasabi sa'yo ng maganda. Ako, hindi ko naman hinahabol doon. Hindi naman ako nagre-revenge. Ano mga ginagawa nila sa akin noon. Ang gusto ko lang, mag-level up ako. Hindi ko malakit sa ibang tao din pagkatapos. Ganun talaga. Gusto na nila, pasyal-pasyal lang ako. Pasyal ano lang ako. Gastos dito, gastos doon. Kasi, ang mindset kanina mga sa ating mga lower level na mga tao. Pag may ang pera, pang gastos lang, hindi talaga pang negosyo. Yan, alam mo naman yung society natin ngayon, sobrang mahal ang inflation. Diba, itong mga gasolina, kuryente, mga commodities, yung mga ano mo, lubog ka na tayo, lubog na tayo doon sa kuryente pa lang, tubig, pagkain lang, lubog na. So,
nagtatrabaho ka, doon lang tumaikot-ikot yung buhay natin, yung takbo din, yung iipon mo, matagal. Siyempre, lalo na kung may bisyo ka, wala ka talagang maiipon, wala ka talagang mangyayari sa buhay mo. Eh, paano kung may anak ka? Siyempre, lalo kang lulubog at lulubog ka. Kung may pera ka or pamana yung magulang mo, masasangla at saka mabibenta mo yun. So, kasi ang mindset ng mga tao sa atin, na pare natin, ako, ginagawa kong ordinary ako ngayon, noon, ginagawa kong extraordinary ngayon. Noon yun ha, ordinary ako. Yung health teacher advice ko, mahirap ko rin nalaman yun, na hindi magkakasakit. Kasi lalo na, kung additional, nagkakasakit ka pa, mga high blood, cancer, kung ano pang klaseng mga sakit yan, siyempre, magmi-maintenance ka na, malaki ang gastos. Hindi naman masama ang maintenance. Minsan, hindi sinicheck yung mga kinakain mo. Hindi mo alam yung ginagawa mo, kakainin mo kasi busy-busy ka na eh. And pagkatapos, yung relax time natin ay Facebook, YouTube, TV, balita. Diba? So ako, hindi na ako masyadong nanonood sa mga histories kasi history na yun. Ang tinitignan ko ang ngayon, yung current time ko. Yung mga knowledge, mga kailangan na gagawin. So siyempre sa bahay, maglinis, magtulong-tulong, anong gagawin, magtulong sa sarili. Maglinis sa bahay. Instead na, kahit internet niya nililimit ko na nga pag-view, mga YouTube videos. Kasi, chine-check ko, yung buhay natin na malinis tayo para hindi magkasakit. Maraming ways na magkasakit ang mga tao. Siyempre, kung may mga basura, kahit dito, maingay pa rin. Kahit may basura na sinusunog, makakasama din yun. Tapos, yung mga pagkain, di ba? Mga mahilig sa bitsin, mga hilig sa magic sarap, di ba? Mga seasoning. Siyempre, mahirap yun. Mga sarap-sarap. Tapos, yun ang parang kakaiba ako sa kanila. Kasi gusto ko na hindi ko ilulockdown yung sarili ko. Hindi ko gusto na maging fake happiness ba? Yung parang smile-smile lang ako. Smile-smile. Pero hindi naman talaga totoong masaya. Gusto ko talagang totoong masaya. Hindi yung saya-sayahan na hindi naman talaga kayo masaya. Smile-smile lang pa. Picture-picture ako sa FB. Kakain kami, pasyal kami. Hindi na ako ganun. Kasi natuto na akong makontento sa sarili. Sa kung may pera ako papasok sa relationship, hindi ko nang nagsisi. Sa ngayon, pinagandaan talaga yan, pinaplano. Kasi pagkaroon ng asawa at anak, gira kasi yan. Gira sa financial, gira sa lahat. Hindi naman gira na putukan ng barila. Hindi naman. Gira sa mga ideas, ba? Mga plano. Lalo na yung partner mo, hindi kayo magkakasundo. Magigira talaga kayo kasi gusto niya mamaya, ikaw gusto ngayon. Yung isa kasi mga inana, ganun na mga attitude. May mga letters on, bahala na. May ganun, yung mga tao na action now. Gawa ngayon. Siyempre kung may pera ka, trabaho ka. Siyempre ang gusto mo ngayon, Red Horse. Alak, sigil yun din kaagad. Hindi naman natin yan mapipigilan agad sa mga tao. Siyempre dandahan yun eh. Iba-iba yung paniniwala ng mga tao. Ito lang mga ginagawa sa commoner. Yung parang common lang. Common lang tayo. Wala lang tayong improvement. Then doon tayo mahilig. Magkikramo din iba. Madali magalit. Madali magmura. Gusto nila joke-joke lang. Masaya lang ang lahat. Pero ayoko nang masaya na parang fake na parang wala lang. Hindi na ako. Hindi ako magplano. Tawa-tawa lang. Galit ka ako dito. Maritis lang ako. Checheck ko yung mga problema ng ibang tao. Ayoko nang ganun kasi checheck ko yung problema ko kasi kada tao may problema. Huwag mong sabihin wala kang problema. Diba? Problema sa bayarin, pag-iipon. May problema sa bisyo, sa jowa mo. May problema sa pamilya mo. Hindi ka nakakasundo. Or baka minasama mo lang yung pag-intindi. Or pag-unawa sa iba. Na galit ka. Hindi mo alam na iba, wala lang pala yan sa iba pala. O siguro, assuming ka lang sa love life mo na kala mo, kayo na, hindi pala. Kaya nga ganun eh, kala mo, hindi pala din. Pag-usapan mo, wala lang pala yun. So yun, siyempre, mahirap na maging assuming, pero mahirap din mag-assuming ka sa mga bagay hindi totoo, lalo itong mga pelikula.
Kasi gusto lang lang pera lang eh. Gusto mo mawala yung oras mo din. Pagkatapos, na-influence ka na may anak ka na, hindi ka na pag-ipon, so pilitan ka na mag-OFW. So, siyempre, ang society ngayon, mahal ang mga bilihin sa mga dilawan, hawak nila lahat ng negosyo. Siyempre, tayong bubuhay sa mga Meralco na yan, Maynilad na yan, yung mga bigas, kasi sa lahat nila, sila kasing may-ari ng negosyo eh. Kawawa tayo dyan. Wala pang hanap buhay o pagkakitaan. Siyempre, pagdating ng mga ganun na sitwasyon, magiging pulubi o magiging hirap, mahirap. Okay? Anong klaseng mahirap? Mahirap sa lahat. Hindi tayo makakitindi kasi para gumanda yung buhay natin is a choice. Hindi kasi siya binibigay sa iba. Iba lang kasi, mababaw lang yung isip nila. Ang gusto kanila lang, sa ngayon lang. Narito. Kaya umadala, masyadong sensitive, masyadong nagagalit. Ako, talagang marami talagang problema ang pagdadaan sa youth. Ikaw youth ngayon, nanonood ka ngayon, di ba? Marami ka pa talagang pasensyaan, pagdaanan. Pero yung mga experience na yun ang magpapatibay sa atin. Magpapalakas ng loob. Kasi kung wala yung experience na to, na yun, kung wala problema, hindi natin alam ang kapayapaan. Kasi kung puro lang, ganun lang yung buhay mo din na masaya ka din, may kaibigan ka din, sana kang ikaw lang nag-iisa. Maganda yung nag-iisa kasi parang minsan may mga kausap ka. Wala ka lang time sa sarili mo. Pero maganda talaga din yung may time ka sa iba, may time din ka sa sarili. Hindi yung puro doon lang ka sa sarili mo, hindi yung maganda na puro ka lang sa iba rin tao, parang other people lang ka, doon ka lang sa ibang tao tumitingin. Hindi natin na-check yung sarili natin. Ay, may problema pala ako. Instead na mag-TV ako, mag-teleserye ako, linisin, pakainin ko muna yung pusa, linis muna ako dito, magpahinga muna ako, mag-ready ako bukas, mag-aral ako sa assignment ko. Instead ng drama, TV, mag-study nga ako sa subject ko, sa trabaho ko, maganda nga ako sa gamit. Ano yung sasabi ko, kung ano bang gagawin ko. Ganon sana ang gagawin. Pero kaso, kasi itong panahon, once lang to dumadaan, may araw, may gabi, isang beses lang. Pero hindi ibig sabihin na lagi kang may problema, hindi rin lagi masaya. Siyempre, mix yan eh. Masaya, hindi din. Maraming problema, marami kang gagawin, di ba? So, itong sinasabi ko, parang plain to. Plain ba, about lang sa society, ano nangyayari ngayon. Siyempre, kung hindi ka youth ngayon, na hindi ka maka-adjust sa sitwasyon, baka ma-left behind ka o mapabayaan. Kasi dapat sila, nagbagong uso na, bagong cellphone, pero wala nga tayong ipon, di ba? Kasi ang cellphone naluluma, at saka yung mga model nagbabago lagi, yun yung talaga totoo. Yung year 2003-2010, pero kailangan naman talaga nila mag-update, kahit lahat, na-update din. Ang nakita ko, para tayong naghahabol sa hangin, na wala naman tayong kinatakutan. Then, yung kita mo, yung sweldo mo, ganun lang din, 300-500, pero yung bilihin mo, sobrang mahal. Eh, lalo ka na mag-asawa at mag-anak, mas malaki ang gastos. Then, hindi ka pa nakapag-ipon. Diba? Hindi ka nag-negosyo. Siyempre, ang mangyayari diyan, deficit talaga. Mahirapan ka mag-handle ng sitwasyon. Diba? Yung 50,000 mo, ikambing mo na lang yun. Diba? Diba itong mga sinasabi ko, parang nakaka-stress na, diba? Pero kailangan talaga natin i-balance yan. Kasi kung puro positive din, pangit lang din. Kung puro negative, pangit din. So, ay. Oo, oh, sige. Si Grace pala to. Oh, sige, ikaw na bahala. Sige. Sige. So, like, subscribe, comment, share. So, maraming salamat sa papanood. Wala ka pala dito ka nang hindi ba? Nag-vlog muna tayo, maingay kasi doon. So, like, subscribe, comment, share. Maraming salamat po. So, namimili tayo ng lugar kasi saan tayo magbo-vlog. So, medyo nakadisturbo tayo sa ibang lugar. So, maraming salamat po. Thank you, guys. Yeah.